Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na adyasan natin ang ating sitlak. Ano? Yan, nasa ilalim po yan. So ito po ang ating i-adjust. So kapag mahirap siyang i-press para magbukas ang ating upuan, isang dapat dyan is luagan natin po ba ang ikot pa kaliwa. Ano? So yun. Mga kapatid, welcome back po sa aking channel. Magandang araw po sa inyo, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Kung anong oras man po ninyo napapanood tong ating video na to, ano. Ngayon mga kapatid, ito andito tayo sa 150 na Q. Pare-paras lang po 'yan ng 150 na FI, ano. Ang atin po ngayon pag-uusapan mga kapatid ay tungkol sa kanyang upuan. Ayan, ito na nga mga kapatid, ano. Kasi may mga kapatid tayo na AC Ride 150Q user at saka 150FI, ano. Doon po sa mga yan, sa mga nagmamay-ari nga ng ating mga AC Ride, ano. May mga reklamo kasi sila, ano. Hindi naman totally reklamo, parang hindi lang nila masyadong mabuksan yung ating upuan, no. Paano nga ba nangyayari yun? Halimbawa dito, hirap daw pindutin, ano. So mahirap pisilin, kung hindi mo siya bibiglain na pisilin, hindi siya talaga totally na ma-unlock. So ito, try nga natin to. Ito po mga kapatid ay second hand lang, ah. Kaya tatry lang natin to. Ayan, try natin kung kaya bumukas. Nga, pindutin natin kung ito ay suabi lang. So okay siya, malambot lang. Malambot lang siyang pindutin, ano. Hindi kagaya nung sa iba nga na unit, yung sinasabi ko na mahirap sila buksan. So ituturo ko sa inyo mga kapatid, ito yung counting tip lang sa inyo. Ituturo ko kung saan tayo dapat mag-a-adjust o kung saan tayo dapat na magbabaklas, ano. Yan. So ito na yon. Tutuloy-tuloy na natin to. Ito po yun mga kapatid, itong side na to, no. Yan, itong haba na to. Yan, diyan po tayo magbabaklas. Unang-una, screw. Tapos dalawang screw uli dito. Yan, tsaka to. So tatlong screw lang ang dapat natin tanggalin para ma-disconnect na natin to or matanggal natin tong mahaba na to, ano. Alin po ang uunahin natin? Pag natanggal na po natin yung tatlong screw, halimbawa, ito naman po ay hilain natin sa taas para mangat, no. Tapos nagpaka-clip lang po yan dito. May mga clip lang yan. Tapos dito sa mga side naman na to sa kailalim, is may nakatusok lang po yan, no. May mga rubber lang po yan doon at may itong plastic parts is meron din po yan nakatusok doon sa ating mga rubber. So yun, ituturo ko po sa inyo kung saan yun, ano. Meron din po tayong unit na backless na. Hindi na po ito. Hindi na po natin kailangan backless para ipakita ko po sa inyo kung saan tayo pwede mag-adjust ng kanyang sitlak, no. Magaya nga nito. Adjust natin. Pero ito kasi good naman. Ibig sabihin malambot siya, no. Hindi kagaya nung iba na unit na FI o kaya yung Easyride 150Q ay hirap na hirap buksan. Kung saan po i-adjust 'yon, no? Yan, 'yon. Yung pupuntahan natin mga kapatid. Ayan, ito na nga 'yon mga kapatid. Dito na tayo. May backless kasing Easyride 150Q dito, ano. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, yung kaninang mahaba na nakaganon. Dito yung nagpakatusok. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So lima lang sila, di ba? Ayan. Tapos the rest sa taas is puro nakaklip na yun doon. May mga ganyan yan dyan, mga butas na nakaklip lang sila. So kasama na to rito. Halimbawa, pati rito, yan, nakaklip. Pati yan, tsaka dito. So yun, ganun lang ang hatak, tapos kaunting hila sa ilalim para matanggal natin. So punta na po tayo doon sa ating pinag-uusapan din, kung paano yung kanyang mapapadali, ano, pagbukas nito. Ayan, kanyang sitlak. So ito po yun. So ito po ang kable niyan. Ayan, ito po ang kable. May kita nyo. Ayan, papunta po yan dito sa upuan hanggang doon sa dulo. Nadudun po yan sa ilalim ang kable na to. Ayan, itong isang kable naman po na to ay para naman sa kanyang tangke, no, dito sa cover.
Doon po yan. Kaya pag tayo ay mag-open, ito lang din po ang pipindutin natin sa kabila. Ayan. So, ma-open na po natin ang ating fuel tank. Ayan. So, ito yun mga kapatid. Ito na yun. Kung mahirap pindutin to, halimbawa matigas, kasi hindi siya masyadong nakalapat dun sa ilalim. Hindi ko na po mababaklas yan. Para papakita ko po sa inyo to rito paano mag-adjust. Kasi kailangan dito is nahahatak niya ng maayos. Ano? So, kung hindi nahahatak niya yung kable niya, pahaba, yung parang ganito yun, mga kapatid. Ito. Yan. Kung hindi niya ito nahahatak, ang dapat dito is ibaba natin ng kaunti. Yan. Kagaya niyan, naka-standard. Yan. Naka-standard yan. So, pipihitin lang po natin yan. Yan, paganyan. Para paluwag siya, paluwag. Para madali na siyang pindutin dito. Ayan, kagaya niyan, tigas na. Madali na itong buksan. So, try natin. O, yun. So, lumagitok na kagad, di ba? Narinig nyo. Lock uli natin. Ayan, nakalock na uli. So, kaunting pindot na lang is madali na natin mabuksan ang ating upuan. Dahil nakapag-adjust na tayo dito sa kanyang adjuster. Ano? So, kung okay na po yun, yung adjust na yun, pwede na natin isara yung kabilang nut. Ayan. Isara natin to. Mas maganda kung kayo ay may gamit na 8 para mas madali. 8mm na range na open. Yan, para malak nyo yan. Tapos pag naayos na po yun, isibalik lang po natin ang rubber. Yan, kabilaan. Kasi itong rubber na to ay para hindi pumalagyan ng tubig yung ating kable. Ano? Kung halimbawa matatagas ang tubig, hindi po kakalawangin kaagad ang ating cable. So yun, tatry natin, bubuksan natin mga kapatid. Ayan, pakita natin sa inyo, pipindutin ko to kung lalagutok na naman siya. Kung gaano ka, ayun, so open na uli. Diba, bilis lang. So na-adjust na natin siya na maganda. Kaunting pihit lang, ano na kaagad siya, open, di ba? So hindi na tayo mahihirapan na mag-press na mag-press. Ganon din po itong ating sa tangke, takip. Ayan, may adjuster din po yan dito. Pero yun nga lang, kapag ito ang kailangan nyo, is pwede rin po naman kayo mag-open dito sa kabilang side na to. Dudukutin nyo nga lang to. Igaganon nyo ang kamay nyo sa ilalim. Kasi may cover pa po yan dyan. Unlike, hindi kagaya po nito, na andi dito lang sa baba. So, makikita natin kaagad. So, ito yung kanina na unit. Yan, kagaya nito, nandiyan lang siya sa portion na yan. Dyan lang sa ilalim. Diba? Kaya pag ito ang tinanggal natin, itong mahaba lang, automatic may kita na natin dyan yung kable ng ating sitlak. Kasi nakalaylay lang siya ng ganun, di ba? So, madali lang. Hindi kagaya dito sa ating sa tangke na nasa kabilang side naman. Pero kung dudukutin nyo, is nasa, mas mataas pa siya. Kasi hanggang dito ang cover nun, so mas mataas doon sa kabila. Kailangan nyo talaga dukutin. Kung dukay sa kabilang side, magbabaklas. Yun. Sana nakatulong mga kapatid. Ayan, pinihit ko na yan, hindi ko na ibinalik. Medyo mas maganda na kasi sa pakiramdam ko na ganun kalambot yung kanyang sitlak. Ano? Sana makatulong sa inyo mga kapatid yung kaunting tutorial natin. Yan mga kapatid, sana po nakatulong sa inyo ng kaunti yung aking tutorial tungkol po dun sa paano natin mapapaganda yung sitlak natin o yung lock natin sa upuan, kung paano natin siya mapapalambot sa pagpipress natin dun sa may kisit niya, no? Sa malapit sa kisit sa ilalim. So yun, sana makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa mga nagtapos po dun sa aking video na yun. At kung bago ka kapatid sa aking channel, please like, share, and subscribe. Huwag ka na po maya mag-subscribe mga kapatid. Tapos click na rin po natin yung bell button para updated po kayo sa mga tutorial ko, kaya sa mga bagong unit na aking binablog dito sa aking channel. Diba? Yun, maraming salamat po muli mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Salamat po.